7 teams para hindi mabudol ng mga so-called CCTV installer. Maasahan at mapagkakatiwalaan ba sila? Gaano nga ba ka-legit ang kausap mong company? Paano nga ba malalaman kung ikaw ay papunta na sa isang lokohan na transaksyon? Yan po ang susunod nating tatalakayin sa episode na ito. Anong aral ang pwede nating matutunan? Bago natin sagutin yan, bibigyan muna natin kayo ng quick information tungkol sa CCTV camera. Ang CCTV camera ay considered to be an effective tool para ma-prevent ang mga criminal elements na pumasok sa ating kabayan. Sa pamamagitan ng video recorded footages, talagang nagdudulot ito ng mas ligtas na lugar pag meron ka nito. Habang paparami ng paparami ang nagkaka-interest dahil sa benepisyo ng CCTV camera, dumarami din ang gustong magsamantala. Parang yung naging ex mo. Ano ba talaga yun? Marami ang napufrustrate at nadidisappoint kasi maraming pera ang nasasayang at mas napapalaki na pala ang gastos mo. Para sa episode natin today, bibigyan natin kayo ng 7 importanting tips para makaiwas na ikaw ay maloko. Number 1, look and investigate kung paano nga ba na-establish ang company na kausap mo. Meron ba silang organized system na pinapalo? Lalo na sa after sales service kapag nagka-problema sa system. Number 2, in terms of technical concern, para sa troubleshoot, dapat easy access sa kanilang technical support. Hindi yung pinagpapasapasaan ka o pinagtuturuturuan ka. Number 3, certification training mula sa international brands. Hindi yung installation na pachamba-chamba. Hindi yung tipong nanood lang sa YouTube kung paano pag-install, eh siya daw ay qualified installer na. Trabahong putyo-putyo po ang kalalabasan niya. Number 4, with existing physical store within commercial area. This signifies that this company is a legit company and not fly-by-night. Pag may physical store, madaling puntahan at nakasisiguro ka na ang kausap mo ay isang legit na company. At mas katiwa-tiwala. Bakit? You need to remember na ang mga taong papasok sa bahay mo ay nakikita ang lahat ng gamit mo sa bahay. Yang kausap mo na yan ay nakilala mo na sa internet, eh baka mamaya, later on, sila din ang sasalakay sa bahay mo. Number 5, nag-i-issue ng BIR registered sales invoice at official receipt. O baka naman, gawang tabi-tabi lang yan o kapirasong papel lang ang hinahawakan. Dapat po, matinong taxpayer din sila sa ating gobyerno. Number 6, I highly recommend na at least dapat po 2 years na sila as a company. Kasi kahit papaano ay meron na silang established na business at iniingatang image and reputation. At kahit papaano ay may karanasan na sila sa pagdi-deal ng maayos. Number 7, dapat po meron kayong contract agreement. Ang inyong napag-usapan, pare-pareho kayong protected sa responsibility sa project, ganyan din sa liability. Kompleto ng basic equipment, hardware materials, installation charges, and warranty na dapat ay agreeable sa both parties. Sa ito lang naman, dapat hanapin mo kung anong value ang makukuha mo sa pinaghirapan mong pera patungkol sa iyong security. Masakit talaga na ikaw ay magtiwala ng basta-basta. At later on, ma-realize mo na budol ka na pala mula sa mga mapagsamantala. At the end of the day, tayo pa rin ang magde-design patungkol sa paraan ng iyong protection at ina-prevention. Ito po si Kuya Marco. At laging tandaan, kaligtasan na iyong buhay, isa-isip mo habang ikay may buhay. Mahal mo sa bahay ay buhay. Sana'y maingatan mo habang buhay. Maraming salamat for your questions. Please comment down below.